Bukas na po ang DSWD Adoption Help Desk sa lahat ng sangay ng LTFRB at POEA sa buong bansa. Layon daw nitong imulat ang publiko sa kahalagahan ng legal na pag-aampon. Una itong inilunsad sa ilang mall kahapon, balitang hatid ni Dado Tingkungko. Malaki na ang tatlong anak ni na Cristina Flores at kanyang mister. Pero gusto pa nila mag-alaga ng bata, kaya lang hindi na sila pwedeng magkaanak. Kaya lumapit sila sa DSWD Adoption Help Desk na nagbukas sa ilang mall. Naiisip ko lang kumisa, masarap yung may bata sa bahay. Masaya na magkaroon, makaampong ka ng isang buhay na may develop mo yung buhay niya. Layon ng Adoption Help Desk na imulat ang publiko sa legal na proseso ng pag-ampon. Laganap na kasi ang tinatawag ng simulated adoption o yung pag-aampon ng hindi dumaan sa legal na proseso na kadalasang umaabot mula isa hanggang mahigit tatlong taon. Ako, simulated kasi, ibig sabihin hindi siya legal yung adoption. Hindi siya dumaan sa legal na proseso. If somebody questions dun sa adoption, wala silang ipanglalaban doon. Especially kung ang adoptive parents ay may mga properties. Bukod sa legal na problema, kadalasang may masamang epekto ang simulated adoption sa batang kinupko. Hindi forever nandyan yung adoptive parents. So, pag nawala yung adoptive parents, doon magde-develop doon yung sa bata. Kasi bakit iisipin niya, ba't hindi siya prinoseso ng legal, nang hindi siya nagka-problema afterwards? Ganito ay sinangguni sa helpdesk ni Lito, di niya tunay na pangalan. Ang kinakapatid niyang lalaki, kinupkop ng tiyahin niya. Nang hindi na kayang sustentuhan, inilipat sa pamilya niya ang bata pero nag-iba ang ugali nang malamang di siya legal na inampon. Ang case ngayon is parang nagiging worse yung kanyang behavior na dumating na sa time na parang nagkaroon na siya ng case na na-involve siya sa parang away. Pabalik-balik na yung parang may mga ugali siya na parang kung hindi sa minor is parang pwede na siyang ipakulong ganun. Ayon sa DSWD, may bahagi ng pag-aampon na mas pinabilis tulad ng declaration of abandonment sa bata. Dati sa korte dumaraan, ngayon pwede na sa DSWD lang. Nilinaw din ng DSWD na hindi pa rin ito hinihikayat ang independent placement o pagpili kung sinong aamponin. Pero minsan pinapayagan ito kung napamahal na ng husto ang adoptive parent sa bata. Dado Tingkungko, GMA News.